Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, ano, favor niyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. Yung mga topic natin ngayon, ano, susubukan pa rin natin na sagutin yung iba pang katanungan ng ating mga guro, ng ating mga subscriber. Alam nyo, basta mag-post lang kayo ng tanong or mag-PM kayo, mag-chat kayo kay Sir Bong ng mga tanong nyo at susubukan kong sagutin lahat. Bago natin puntahan yung ating pag-uusapan ngayon, ano, gusto ko munang batiin yung isa nating subscriber, si Joanne Doria. Hello sa iyo, Ma'am Joanne. Anong school ka ba, no? At anong division ka? Alam mo, maraming salamat sa palagi mong panonood ng aking vlog. Sana ma-encourage mo yung iyong mga co-teachers, manood sila palagi ng aking vlog. Alam mo, Joanne, ano, kasi gusto ko pang dumami yung aking mga subscribers. Puntahan na natin yung unang tanong ng ating subscriber. Ano, hindi ko lang alam kung galit siya sa kanyang head teacher. Ano? Sabi niya, bakit daw sa school nila meron pa rin head teacher position o meron pa rin mga head teachers? Alam mo, sir, o alam mo, ma'am, hindi naman inaalis yung head teacher position by now. At sa career progression, pwedeng manatili yung kanilang position as head teacher. Sa career progression, kung hindi mag-retitle yung head teacher, yung item niya na head teacher ay magiging coterminous. Kaya meron pa talagang mga head teacher position sa mga schools. Besides, lagi kong sinasabi no, sa aking mga vlog, kahit na may implementing rules and regulations ang the expanded career progression, hindi pa ito implemented sa ating mga division. Puntahan naman natin yung isa pang tanong ng ating subscriber. Sabi niya, bakit daw hindi pinapayagan na mag-apply ng Master Teacher 1 yung isang Teacher 3? Alam nyo, dear teachers, ano, marami na akong vlog na talagang pwedeng mag-apply ang Teacher 3 to Master Teacher 1. Now, kung bakit minsan nadi-deny or hindi pinapayagan, may mga requisites kasi na dapat masunod. Una, dapat qualify yung applicant for the position na Master Teacher 1. Then, yung department nyo ay dapat may at least 6 teachers para magkaroon kayo ng isang Master Teacher. At alam ko sa elementary, parang for every 10 teachers, there must be 1 Master Teacher. Kasi sa Master Teacher, may requirement na ratio ng guro. Sa high school, kung may 12 teachers na sa department, pwede na magkaroon ng 2 Master Teachers. Sa elementary naman, kung meron ng 20 teachers, pwede nang magkaroon ng 2 Master Teachers. Alam nyo, ito yung pagkakaunawa ni Sir Bong sa policies natin pertaining to Master Teacher positions. Yung palaging sinasabi ni Sir Bong, ano, again, i-double check nyo yung mga sinasabi ni Sir Bong tungkol sa mga DepEd issuances pertaining to Master Teacher. Alam nyo, minsan nai-slow si Sir Bong. Pero nasa guidelines talaga na may ratio'ng sinusunod yung Master Teacher. Kaya kung may Master Teacher na kayo at wala nang need yung department or school nyo, hindi ka na talaga papayagan na mag-apply for Master Teacher position. So, puntahan pa natin yung isang tanong ng ating subscriber. Ang tanong niya, sino raw ba ang mas mataas ang posisyon sa school? Master Teacher daw ba? Or Master Teacher 1 daw ba? Or Head Teacher 1? Alam niyo kung sa taas ng sahod,
talagang mas malaki ang sahod ng isang Master Teacher 1 compared to Head Teacher 1. At mas mataas ang salary grade ng isang Master Teacher 1 sa isang Head Teacher 1. Even yung Head Teacher 2 and 3, mas mataas pa rin ang sahod ng isang Master Teacher 1. Ah, kaya lang sa function in school, authority ang head teacher over master teacher kasi may administration function ang head teacher. Kasi may administration function ang isang head teacher. Ang master teacher naman, wala siyang administration function. Ang focus ng work ng master teacher ay sa instruction, sa classroom teaching, and the likes. Puntahan pa natin yung isang huling tanong ng ating subscriber. Ang tanong niya, siya daw ay Head Teacher 6 at na-assign na siya as OIC or Officer in Charge ng isang school. Sabi niya, meron daw yung school niya na senior high school, kaya yung senior high school ay hinahawakan din niya. Ang tanong niya, kung pwede raw ba siyang mag-assign ng subject group head sa kanilang senior high school? Ang sagot ay yes. Alam mo, pwede ka mag-designate ng subject group head sa inyong senior high school. Ito kasi ang tamang staffing na senior high school na meron kayong subject group head. Alam mo, as officer in charge or OIC ng isang school, you are considered already as school head. Kaya ang lahat ng function ng isang school head designate ay pwede mong gawin. Marami ba kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.